Shout out tayo mga idol sa ating lahat ng mga Solid Marseille supporters. Shout out kay Idol Los Paul, Ava Tindor, Amarillo Flores, Lady B 73MB, Gerald Danovo, Idol Marvin Maliveran, Sweet Joy kay Jose Pacificador, sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Sa mga gustong makipag-chat o may mga itatanong mga idol, i-search nyo lang yung FB account na Piroy Mark at sa Gmail na markpiroy1@gmail.com. Nagkayayaan ang mga ito na maliligo doon sa may ilog. May dalang mga prutas ang mga ito at saging. Pagdating nila doon sa talon, namangha ang apat nang makita ang kagandahan ng lugar. Nagsimulang maliligo na ang mga ito kasama ni Rosing, ang dalawang pinsan na babae at ang tatlong pinsan na lalaki. Pero lingid sa kanilang kalaman, may nagmamasid sa kanila doon sa may kakahuyan na malapit lamang doon sa may talon. Galit na galit, naglalaway at nakalabas na ang mga mahahaba at matutulis na kuko. Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Pumunta pa kayo dito sa aming lugar. Hindi na kayo makakauwi pa ng buhay. Ang bulong-bulong nitong si Lando, kasama niya doon ang tatlong kaibigan na kapwa aswang. Habang masayang naliligo ang grupo nila ni Rusty, nangangalit naman ang kalooban nitong si Lando dahil sa silos, lalo na nang makita na nagkukulitan si Narusing at itong si Kaloy. Lumipas ang mga oras, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya nagpasyang umuwi na ang mga ito doon sa bahay nila ni Rosing. Baka kasi lumaki pa ang ilog. Doon na sila nagpatuloy sa pagkukintuhan. Hanggang sa maghapon, dahil hindi tumigil ang ulan, nakapagpasya ang mga ito na bukas na umuwi. Pinigilan din sila ng mga magulang nitong si Rosing dahil gabi na. Pero itong si Rusty, desidido talaga itong makauwi dahil ang paalam pa naman nila sa mga magulang ni Kaloy na uuwi agad kinahapunan. Pero nagpumilit ang mga magulang nitong si Rosing na bukas na sila umuwi dahil sobrang delikado. Bakit naman delikado man ang ason? Ang tanong nitong si Rusty sa ina ni Rosing. Ilang sandali muna bago sumagot itong si manang ason sa kanila. Sabi ng matanda, dito sa barangay ng Bulot, may mga umaaligid na kampon ng kadiliman, lalo na kung gabi. Ang sityo ng tanghalige, ilang linggo na napabalitang may gumagalang aswang, at ang isa pa na nasagap namin. Hindi lang iisang pamilya ang mga aswang na naninirahan doon sa lugar. Niyanggaw daw ang mga ito ng pinuno ng mga aswang na nakapag-asawa ng isa sa mga nakatira doon sa sityo tanghalige. Kumalat na ang balitang ito. May ilan na sa mga nakatira doon ang umalis dahil sa takot na masalinan ng pagiging aswang. Ang mga aswang daw na ito ay responsable sa mga pag-atake sa kanilang mga alagang hayop at pati na doon sa mga karating na bukirin. Sa narinig nila, hindi na nagpumilit sila si Rusty na makauwi. Total, umuulan pa rin. Doon na sila naghapunan. Makalipas ang ilang oras, doon sila nagkwentuhan sa pantawan ng bahay nila ni Rosing. Umuwi na ang mga pinsan nitong mga babae at ang mga lalaki. Sila na lang ang naiiwan. Alas 9 na ng gabi, nagpapahinga na ang mga magulang nitong si Rosing. At tanging sila si Rusty, si Rosing
at ang mga kasamahan ang nasa pantawan kasama ang nakakabatang kapatid nito na lalaki. Nang mapatayo bigla itong si Kaloy at nagpalingon-lingon sa buong paligid. "Bakit, Kaloy?" ang tanong agad nitong si Rusty sa pinsan. "Rusty, may mga nilalang ang umaaligid sa bahay nila ni Nirusing. Kaya napatigil sa pag-uusap ang mga ito at sinipat-sipat ang buong paligid. Pero malakas pa rin ang ulan at sobrang madilim ang kapaligiran ng bahay. Kaya imposibleng may makikita silang tao sa labas." Ang sabi naman ni Rosing, "Ha? Paano mo yan nasabi, Kaloy?" Hindi kumibo itong si Kaloy habang pinakiramdaman ang paligid. Pero sina Rusty, kinakabahan na ang mga ito. Alam nilang hindi nagbibiro si Kaloy. Tumayo na din si Rusty at lumapit sa pinsan. "Kaloy, anong klaseng mga nilalang ang sinasabi mong umaaligid?" Lumingon ito kay Rusty at ang sagot ni Kaloy, "Rusty, may mga aswang ang nasa paligid." At hindi pa sila natapos sa pag-uusap, may nakita silang mga bulto ng tao na papalapit sa bahay nila ni Rosing. Nang makita na din ito ng dalaga, napatitig ang mga ito sa mga paparating. At makalipas lamang ang ilang sandali, nang makalapit na ang grupo ng kalalakihan, agad na nakilala nila ang mga ito, ang grupo ni Lando. Walang imik ang mga ito habang titig ng titig sa kanila, lalo na itong si Lando. Titig ng titig ito kay Kaloy at halatang galit na galit. Halata na din sa mukha nitong si Rosing ang sobrang kaba at takot. "Ano ang kailangan ninyo, Lando? Gabi na." Pero hindi pinansin itong si Lando ang tanong ng dalaga. Titig na titig pa rin ito kay Kaloy. "Hindi pa pala umuwi ang mga ito, Rosing. Ano ba ang pinakain ng mga ito sayo? At mukhang gustong gusto mo ang grupo ng mga tagapatag. Nalimutan mo na ba ang usapan natin? O baka naman gusto ninyong guguluhin namin ang inyong lugar." "Umalis na kayo, Lando. Paano sila makakauwi? Ang lakas ng ulan." Pero sa isang iglap, biglang umigpaw itong si Lando at bumagsak doon sa pantawan na malapit lamang kay Kaloy. Akmang hawakan sana ang liig ni Kaloy nitong si Lando. Pero nagulat ang aswang nang biglang maramdaman ang paninigas ng katawan na halos hindi na niya maigalaw pa ang kanyang mga paa at mga kamay. Gulat na gulat ito at hindi maintindihan ang nangyayari sa kanya. Tumitig itong si Kaloy kay Lando. "O umalis na kayo bago pa ako makalimot. Hindi mo ako kaya." Ang may pagbabantang sabi ni Kaloy. Kita din ni Lando na nagliwanag ang kwintas ni Kaloy at sobra itong nakakasilaw. Nang maigalaw na niya ang katawan, mabilis itong umigpaw palabas ng bahay. Takang-taka pa rin ang aswang kung ano ang ginawa ni Kaloy sa kanya. Pati itong si Rosing, nagtataka din ito kung bakit biglang natakot itong si Lando. Ikanina lamang galit na galit ito at parang gustong patayin na itong si Kaloy. Umaangil pa itong si Lando bago umalis at nagbabanta pa sa kanila. "Hindi matatapos itong gabi hanggang hindi ko kayo mapapatay." At mabilis nang umalis ang grupo ng mga ito. Sabi ni Rosing na pumasok na sila ng bahay at magpahinga na. Kaya humiga na sina Rusty doon sa sala habang itong si Rosing mabilis itong pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang at ginising ang mga ito. Sinabi niya agad ang pagpunta nila ni Lando
at ang pagbabanta nito. Kaya napabango na din ang mga magulang ni Rosing. Kinakabahan ang mga ito dahil kilala nila itong si Lando. Anak ito sa namumuno doon sa sityo Tanghaligi at matagal na itong nanliligaw kay Rosing. Ang sabi nito, hindi sila gagalawin kung magiging asawa nito si Rosing. Puprotektahan sila ng mga aswang. Pero itong si Rosing at pati sila, hindi sila makakapayag na ang magiging asawa ng kanilang anak ay isang aswang. Hindi kasi malayong malahian din ang kanilang anak sa pagiging aswang. Ano na ang gagawin natin ngayon, Nanay Ason, Tatay Pilipi? Hindi ko alam, Rosing. Wala na tayong magagawa pa kundi ang magmamakaawa sa kanila. Hindi rin pwedeng humingi tayo ng tulong sa ating mga kamag-anak dahil malakas ang ulan at hindi pwedeng basta-basta tayong lumabas. Nasa kwarto lamang ang mga ito at nakikiramdam, nagdadasal na sana hindi babalik ang grupo nila ni Lando. Alas 12 ng hating gabi nang may mga kaluskos silang narinig sa labas. Kinakabahan na sina Manong Felipe at Manang Ason. Ilang sandali pa, may narinig na silang boses galing sa labas. Tinatawag ang pangalan ni Rosing. Pamilyar sa kanila ang boses na yon. Boses ito ni Lando, kaya sumilip ang mga ito sa bintana at nakita nila ang maraming mga kalalakihan sa labas. Nandito na sila. Dito lang kayo sa loob, Rosing. Ason, kakausapin ko ang mga ito. Ang sabi nitong si Manong Felipe. Pero Felipe, baka mapahama ka. Ang pigil agad nitong si Manang Ason. Alam nilang lahat na ang mga kasama ni Lando ay mga aswang. Ilang sandali pa, dumungaw doon sa may pantawan itong si Manong Felipe. Ano ang kailangan ninyo, Lando? Kalagitnaan na ng gabi. Ang sabi agad nitong si Manong Felipe. Manong Felipe, ilabas ninyo ang inyong mga bisita kung ayaw ninyong madamay. Pakiusap naman, Lando. Irespeto ninyo ang aming mga bisita. Wala naman silang ginagawang masama sa inyo. Pero galit na tumitig itong si Lando kay Manong Felipe. Nakalabas na ang matatalas nitong ngipin at matutulis na mga kuko.